The Dubs Dynasty is still very much alive. Yan ang mga kataga ni Mike Breen. Bumalik kasi sa pamilyar na lugar, ang Warriors. At ang lugar na yan ay ang NBA Championship title. 4 titles in 8 years. Kung pag-uusapan ng mga greatest dynasties of all time, hindi pwedeng hindi sila mapasama. Andito pa rin ang mga pamilyar na pangalan, ang core trio nila Steph, Klay at Dre. Si Steve Kerr pa rin ang nagmamando. Tapos bumalik pa si Iguodala para maging mentor tulad lamang ni Haslem sa Miami. Bibihira sa pro sports ang ganito kahabang pagsasama. Yung ilang nagdaang dynasty di nga umaabot ng isang dekada na magkakasama. Pero maihahambing natin ang tagal ng Warriors sa Big 3 ng Spurs. At alam nyo na hindi madali ang pinagdaanan nila. Skip na tayo sa pagka-upset sa kanila ng Cavs noong 2016 at ang masakit na pagkatalo nila noong 2019 NBA Finals kontra sa Raptors. Sinamahan pa ito ng mga major injuries na natamo nina KD at Klay. Lumisan rin si KD patungong Brooklyn tapos sumunod ang worst record sa buong liga na sinamahan pa ng injury ni Steph at muling pagka-injure ni Klay bago pa magsimula ang 2020-2021 season. Umabot man sila sa unang taon ng play-in that season, kinapos naman sila na makapasok ng playoffs. Madami ang nagtitirik na ng kandila para sa Golden Dynasty sa Bay Area. Kaya naman siguro ganun katindi ang emosyon ni Steph bago tumunog ang final buzzer ng Game 6 sa TD Garden. Redemption season is now complete. Ito rin ang best final sa karera ni Tep-Tep. Nag-average siya ng 31.2 points, 6 rebounds, 5 assists, na may 44% shooting sa 3. Napakataas nun. Kaya naman nauwi niya dito ang mailap sa kanya na Finals MVP, ang nag-iisang award na kulang sa kanyang illustrious career. Nariyan pa rin ang kontribusyon ng mga old heads na sina Klay at Dre, may newcomers na sina Andrew Wiggins at Jordan Poole, tapos steady at reliable ang 5 nila, ang Iron Man na si Kevon Looney. Sabi nga natin, bumalik si Iguodala, nagsilbing mentor sa mga youngsters na sina Kuminga at Moody. Malalim din ang bench nila with veterans gaya ni Bielitsa, Otto Porter Jr., ang Mexicanong si Juan Toscano Anderson, si Bayao Damian Lee, at yung pag-usbong ng isang GP2 o Gary Payton. Lahat sila nag-contribute sa magandang simula ng season 41-13. Tinapos nila ng maaga ang first round kontra sa back-to-back MVP na si Jokic in 5 games. Sumunod dito ang intense na second round series kontra sa Grizzlies ni Ja Morant. Napakadaming hard fouls, suspensions at injuries din ang naganap bago nagbaga ang Game 6 Klay na siyang nagdala sa kanila sa West Finals. Dito ay nakaharap nila ang Mavericks ni Luka. Di man nila napigilan si Luka sa pag-score, pinahirapan nila itong kunin ang bawat puntos nito. Naging importante si Wiggins sa serye na ito. Bumalik sila sa finals kontra sa Celtics team na mas bata, mas malalim, more athletic at talented. Tinalo nila ang highly favored team na ito in 6 games. Pero walang duda na si Curry ang sentro ng finals run na ito. Sa taon na binasag niya ang all-time 3-point record. Sa muling pamamayagpag ng Dubs, pinatunayan nila na hindi pa tapos ang Golden Dynasty sa Bay Area. Binura nila ang masalimuot na decline matapos ng 2019 Finals. Kaya naman, kahit sanay na sa Finals trophy siguradong napakatamis nitong nakuha nila sa 2022. Ay syaplok! Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero!